Nakapagsulat na ako ng to-do list ng mga ilang taon na. Noong una, na-attract ako dito dahil, wow, super organized. Parang yung mga dapat kong gawin, parang ang klaro sa paningin mo na ito, kitang-kita mo na dapat gawin, hindi mo na kailangang pag-isipan pa kung ano yung dapat mong unahin kasi organized na. At habang na-attract ako dito, ginagawa ko yung pagsusulat ng to-do list, hindi ko napapansin kung paano pala nito naapektuhan yung buhay ko. Pero in a good way, at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga yun. Sa panahon ngayon na palagi tayong nasa bahay, may mga times na kapag may mga dapat tayong gawin, maging sa school works man yan, maging sa work, or kahit sa mga gawaing bahay lang, minsan kapag nagkakaroon ng pagsasama-sama, pagsasabay-sabay, yung mga gawain na yun, minsan hindi natin na iisip kung ano ba yung dapat nating unahin, ano ba yung mas priority natin, and therefore nangyayari, nai-stress tayo, napapagod tayo, kahit minsan sa kakaisip lang. Kaya sa video na to, i-share ko sa inyo yung naging secret ko ngayong pandemic kung paano ako nanatiling organized kahit nasa bahay lang ako. Unang-una sa pagsusulat ng to-do list ay magsulat ka. Medyo obvious yun, pero usually kasi dito nagfe-fail yung mga karamihan para magsimula talaga magsulat ng to-do list. Minsan naiisip nila na parang, ay nakakapagod yan. Hindi ko na lang gawin, diba? Kailangan ko pang isulat. Kasi dahil doon, na-organize mo yung day mo, na-organize mo yung time mo, and therefore nakakabawa siya ng mga isipin, nakakaiwas sa stress. At yung paggawa ng to-do list, napapakita nun sa'yo na kapag nagawa mo na lahat doon, na cross-cross mo na lahat, meron ka ng kalayaan sa isip mo na alam kong tapos na lahat ng mga dapat kong gawin. Wala na akong nakalimutan pa, wala na akong iisipin pa kung baka mamaya meron pa pala akong hindi nagagawa. Kasi alam mo sa sarili mo, nasulat mo na lahat. Pangalawa namang tip para sa isang effective na pagsusulat ng to-do list ay magkaroon ka ng isang measurable at action-oriented na mga goals doon sa mga isasulat mo. Sa pagsusulat ng to-do list, iwasan natin yung pagsusulat ng mga vague, mga masyadong general na mga kailangan dapat gawin. Mas maganda, mas specific. Hindi siya yung parang isusulat mo sa to-do list, 3 PM, gagawa ko ng assignment. Pero meron kang tatlong subjects na may assignment. So, alin dun yung uunahin mo? Pagdating ng 3 PM, maguguluhan ka pa rin. Hindi ka yung parang tuloy-tuloy na lang. So, sa pagsusulat ng mga to-do list, ugaliin natin na isulat natin siguro 3 PM, gagawa ko ng assignment ko sa science, mga 3:30, gagawa ko ng assignment ko sa math. Hindi man necessarily na maging specific tayo sa time na isusulat dahil di naman natin alam kung ano oras tayo matatapos. Pero mas maganda yung maging specific tayo sa mga mismong gagawin natin. Na ma-organize natin yung mga mismong gagawin mo sa oras na yon para kahit hindi mo man natapos ng ganun kaaga yung una mong gagawin, alam mo na yung susunod mong gagawin. So wala ka nang iisipin na ano kayong dapat kong gawin sa susunod. Alam mo na, tuloy-tuloy ka na, dire-diretso na. Ayun yung action-oriented na part sa second tip. Yung isa naman, yung pagiging measurable. Iwasan natin isulat yung isulat mo. Kunyari, read 100 pages sa isang book every day, di ba? Medyo nakakatamad yun kung hindi ka naman mahilig pa masyadong magbasa ng libro, 100 pages. Pero siguro itry natin na magbabasa ka ng libro 10 minutes sa isang araw. Kada isang araw, magbabasa ka ng 10 minutes. At dahil doon, pwede mo siyang gawin. Possible siya na mangyari. Wala kang hahabulin, hindi mo kailangan magmadali dahil wala ka namang kota na kailangan mo ng 100 pages, kailangan mo ng 50 pages ng babasahin. Meron ka lang 10 minutes. So, pwede ka magbasa in your own pace and therefore, measurable siya. Hindi ka nahihirapan, hindi ka napapuwersa. Pero at least, may nagagawa ka. At yun naman yung mahalaga. Pangatlo naman sa mga effective ways paano magsulat ng to-do list ay sa pagsusulat natin ng mga dapat gawin, pwede naman tayo magsimula kahit sa mga maliliit lang na bagay. Hindi naman natin kailangan necessarily na isulat na talaga lahat. Pang mga matatagal na yun. Pero habang nagsisimula pa lang tayo, subukan muna natin magsimula ng mga onte. Siguro sa simula, pwede muna tayo magsulat ng mga kahit tatlo lang na mga dapat natin gawin doon sa to-do list natin. For example, sa umaga, susulat mo doon, maghuhugas ako ng pinggan. Sa tanghali, susulat mo doon, magwawalis ako ng kwarto. O kaya naman sa uli, yung pangatlo mo, bago ako matulog, magbabasa ako ng libro for 10 minutes. At kahit tatlo lang yun, once na-accomplish mo yun, pwede ka na magdagdag pa sa susunod na araw na maging 4, na maging 5, at sa mga future na mga araw, pwede mo na i-schedule yung buong linggo mo. And habang ginagawa mo yung mga dapat mong gawin sa linggo na yun, napaka-smooth
napakadali. Tuloy-tuloy na lang kasi nakasulat na yung mga dapat mong gawin. Pangapat naman na tip para sa effective na pagsusulat ng to-do list ay mahanap natin yung tamang application para sa iyo. Kung sa cellphone ka magsusulat or sa iPad mo or sa computer mo, pero kung hindi ka naman mahilig sa mga gadgets, pwede ka rin maganap ng effective na notebook, na physical notebook na madali mo makikita. Pero para sa mga nabubuhay dyan ngayong 2021, ay recommend na application yung gamitin natin. Dahil kapag meron kang to-do list na application, malaki yung magiging tulong nito sa'yo dahil isusulat mo lang dun yung dapat mong gawin, isiset mo yung time, hindi mo na kailangan i-remind yung sarili mo. Hihintayin mo na lang na mag-notify yung cellphone mo na ito may dapat kang gawin mamayang 2 o'clock or mamayang 3 o'clock at madali mo na siyang magagawa. Personally, ang ginagamit kong app ay TickTick. Available to sa iOS saka sa Android. Nagustuhan ko to dahil sa kung paano to kadaling gamitin. Kasi kapag pipindutin mo yung pag-a-add ng task, isusulat mo lang yung mga dapat mong gawin at habang nagsusulat ka, pwede mo na rin i-type doon yung time. For example, itatype mo doon, maglalaba ako ng 2 p.m. Yung 2 p.m. na yon, aalamin na ng TickTick yon. So, ibig sabihin, yung 2 p.m. na yon, alam na ni TickTick na 2 p.m. yung dapat na alarm na ibibigay niya. Kaya pagdating ng 2 p.m., bibigyan ka na ng reminder na dapat may gawin ka ngayong 2 p.m. which is yung paglalaba na sinulat natin. Pwede mo rin iset dito na kahit 2 p.m. yung nilagay mo, pwede siyang mag-remind sa'yo ng 10 minutes before, 30 minutes before, kahit isang oras before. Ikaw bahala. Kaya mangyayari, yung dapat mong gawin ng 2 p.m., alam mo na siya agad bago pa mag 2 p.m. Kaya nagustuhan ko talaga tong app and I highly recommend it. Meron naman dyan mga ibang app na parang mga ganito rin. Pero dito talaga ako mas nagkaroon na familiarity at mas namamaster ko itong app na to. Pero ikaw bahala, meron ka pa bang mga alam na mga to-do list apps na mas maganda tulad dito? Comment mo lang sa baba. Kung nagustuhan mo itong video na to, like ka lang. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para sa mga susunod na videos. Katulad din ito. Bye!